Ang dropshipping is here in the Philippines already. Take advantage of it. Here in the Philippines, naka-integrated po tayo sa Lazada. Now, it's up to you, okay? It's a very low capital, low risk, less hassle. Very less hassle ang business model nito. Kung ikaw nagdadalawang isip, pumasok sa e-commerce, this is the fastest, simplest, and the lowest entry point to do e-commerce here in the Philippines. Sir Chester, po ba itong home blends? Okay, yung home blends na po, yan yung home and living na catalog natin. Home and living. Ah, meron kayong tatlong catalog po ba? Kanina yung apat po ngayon. At magbubukas po kami ng maraming catalog. Okay. So, nasa slide mo po yata yan. Okay, ito po yung benefits if you do bilis benta, low capital, okay? Low. Low risk, kasi calculated lang yung risk nyo kasi bilang nyo na po yung subscription. Bago nyo pasukan, alam nyo na po magkano yung subscription nyo. Yung Prettify natin is 7,000 pesos lang. Okay? So no product investment. Wala kang bibili na produkto, so walang matutulog na produkto sa'yo o matetenga. Okay? No warehouse. Hindi mo kailangan magbodega. So yung bahay mo, magiging bahay talaga. Pag uwi ni Mr. o pag uwi ni Mrs., masaya. Ang bata, masaya. Kasi bahay is bahay. Okay? And no manpower. Wala ka nang iisipin kung hindi ka magaling magpatakbo ng tao o hindi ka na ayaw mo gumastos ng overhead mo, wag mo na pasukan yan. Bilis benta mo na lang po yan. Okay, kung ako tatanungin nyo, okay, be one of the first mover in dropshipping here in the Philippines. Okay, via bilis benta. Okay? So, iba talaga nagagawa ng pag sumasakay ka sa isang malaking na alon. Kasi karamihan sa negosyo is tapos ng alon. Okay, goodbye na bago ka papasok. Ngayon po, kung nakikinig po kayo sa amin ni Kuya Armand sa Peaceabilities, pag-isipan nyo po ito. Yung present ko po sa inyo, presentation sa inyo, at i-research nyo. At tignan nyo kung panalo po ba kayo dito. Kung tingin nyo na panalo kayo, that's the time. Action na po. Oo, ang kailangan gawin. So, Kuya Arman, ito po aking presentation about dropshipping ng bilis benta. Accommodate natin yung mga tanong, Sir Chester. pero pakita ko na rin na yung website. Okay lang ba, Chester? Pakita ko lang yung website ng bilis benta. By the way, 9 o'clock po, mag-open po kami ng slot sa Prettify. 9 o'clock. Ganun, oo. Yes, tonight magbubukas po tayo ng slot for Prettify. So, ayan, nakikita po ba? Load pa. Yan na. Ito yung mga catalog mo, ano? Yes. So, Chester. These are the available catalog. So, pag binuksan niyo po 'yan, makikita niyo rin po yung prices. So, tingnan po natin yung view catalog ng Homelands para makita po natin. View catalog. Nakikita ba sa screen? Kasi hindi yan. Yes, nakikita po. So makikita niyo po 'yan. So 'yan yung mga catalog natin. Ang dami, no? Marami so, po 'yan. Kung talagang nagkaroon ng tindahan. So ilang pages 'yan? So 49 pages. So 49 times 50 'yan. 49 times 50. Wow. Samot-sari. Apo. Okay. So, meron ng litrato, meron ng description, tapos meron ka pang nakategorize mo na hot products. Ano to? Mga talagang mga best-selling. Most of the items are winning items already. Okay. Sir Chester, ano pong ibig sabihin nito? Halimbawa, yung Prettify. Yung mga yan. Produkto ay tungkol sa health and beauty. Beauty, yes. Tama po. Tapos, subscribe ako dito, every month ang bayad, 6,999. Tama po, 6,999. Ako, ang benta-benta nito, sigurado. Oh. Repair. Yan, Ako mismo, bumibili nito eh. Yes, pwede mo ang gawin, ikaw bumili.
So, yan. Makukuha mo sa wholesale price. Sir Chester, paano po ang pricing? Pricing. Sabi nyo doon sa example nyo kanina, doon sa binisbenta, yung t-shirt, 100 pesos. Pero binenta ng 300. Ibig sabihin ba, ako na subscriber ng Bilis Benta, na ginawan ako ng tindahan ng Bilis Benta sa Lazada, pangalan ko ba muna yung pangalan ng store? Yes, kayo po magbibigay ng pangalan. So bibigyan po kayo, namin kayo ng 3 choices na name. Tapos okay, kung ano napili doon sa choices, yun yung magiging pangalan ng tindahan nyo. Okay. So kung kinuwari Armand Store, no, para madaling nga, Armand Store, ang itsura nun, hindi itsurang Bilis Benta. Ang itsura niya... Ganito po, kasi e-commerce po, ang labanan po sa e-commerce is content. May kasabihan nga, content is king. So, yes, ibigay po namin sa inyong store, ngayon is kailangan mo i-enhance at pagandahin siya. Okay, hindi namin i-design yan ng Ironman Store or yung concept po. So, dyan papasok ang marketer mind. Kailangan mo maging magaling ka mag-market. Paano gusto ko itsura ng tindahan ko? Paano yung bibigay kong vouchers? Paano ko yung bibigyan ng free shipping options? At saka flexi combo? Kayo po ang mag-iisip yun. Kasi kayo po ang magbebenta at saka magmamarket. At kayo ang magpapaganda ng bawat produkto nyo. So, ang sa amin po is basic. Kung gusto mo palitan yung picture, kaya bedsheet po siya, bedsheet. Gusto mo palitan yung bedsheet, makakahawig niyan. Meron kang nakita sa loob ng internet. Lagyan mo ng frame, lagyan mo ng offer. Buy one, take one, or free pillowcase, kasi may pillowcase doon. Or anything na pwede mo, so, titignan mo yung tindahan, babasahin mo na siya. Doon na papasok ang trabaho ng isang dropshipper. Hindi ka pwede kasi maghintay na nandyan lang yung store, tapos maghihintay ka ng may bibili sa'yo. Hindi na po uso ngayon, kasi 2021 na po ngayon. Hindi na po kami magpintahan sa iyo loob ng Lazada. Dapat, promote mo na ang tindahan mo at naghahanap ka ng traffic para pumasok sa loob ng tindahan nyo. Tama naman. Ginawa ng Bilis Benta is hindi ka na pinahirapan sa produkto, sa packing, sa warehousing. Wala na yun. Pero pagdating sa marketing at selling, trabaho nyo po bilang isang dropshipper is magdala ng traffic at ma-convert into sales. Very nice. Sir Chester, yung tanong ko na pricing, 100 lang sa Bilis Benta, pwede kong ibenta ng 300? Opo. So sa margin ako nagkikita o naglalaro, tawag nila. Opo. So bibigyan, basta ang rules po is huwag nyo po ibebenta lower than the cost. So okay, papatungan po siya. So iba-iba po ang strategy ng iba. Iba kasi gumagastos ng Facebook ads. Uh-huh. So meron silang budget for that. So kailangan nila ibenta ng mas mahal yung produkto. So marami pong iba, meron naman iba, hindi marunong mag-Facebook ads, pero gumagawa ng, at sumasali ng campaign sa Lazada, gumagawa ng vouchers. So kailangan mo pa rin taasan para mapasok mo yung vouchers mo. Okay. So, kailangan mo pagandahin. Kasi sa internet is dapat kakaiba ka para mapansin ka. Pero imagine mo pag lumabas kayo sa Lazada, pare-parehas ang itsura nyo. Ngayon, kung ikaw, kung ako isang customer, saan akong titingin? Diba? Ang dami niyan. Kung sino yung maka-attract sa akin. Sir Chester, yung Lazada, yung courier, or yung Bilis Benta, kailangan ko bang ipaalam sa inyo yung kinuha ko sa inyo na 100 pesos t-shirt? Yung example mo lang kanina, e binenta ng 300. Paano, sino nagbabantay o nagsasabi, 100 lang ang kukunin ni Bilis Benta, yung 200 na patong ko, na maaaring iba ang patong ng ibang store na nagtinda rin, pero iba ang markado niya kasi, iba rin ang markado ko, di ba? Eh, kung markado ko, lalo na ako, naniniwala ako sa buy from the poor, sell to the rich. Alam ko, mayaman yung binibentahan ko, di times 5 pa, hindi lang times 3. Paano ko ma-assure na yung margin sa akin mapupunta? Okay, ganito po yan. Ang cost po ng produkto natin, pakikita lahat sa website ng Bilis Benta. So, patas-patas po tayo bilang isang dropshipper. So, isang cost lang po yan. Walang special cost yan. So, dyan lang po tayo magbabase. So, makikita nyo sa website natin.
Ang ginawa namin, once tinurn over namin yung store sa inyo, times 100% na namin yan. So pag 100 pesos yan, 200 pesos automatic yan. Okay? Oh, so huwag ka na mag-alala. So may 100% margin na kagad. Wow. Ngayon, nasa sayo na, kasi automated eh. Diba? May 100%. Ngayon, kung gusto mong 10%, 20% na tubo mo, di ibaba mo siya. Kung, basta huwag mo ibabagsak sa puhunan or mas mababa kasi nag-terminate po kami ng subscriber. Kasi syempre, anong ibabayad namin sa supplier? Pag binenta mo ng 80 pesos yan, sino mag-abon? Hindi naman kami hindi kami willing mag-abono. So nag-terminate po kami ng matigas na ulong subscriber. So, ngayon, kayo po bahala kung magkano gusto niyo yung profit margin. Kasi meron kayong pakulo gagawin sa loob ng tindahan niyo eh. Diba? So yes, kailangan carry yung margin. So yun yung mga strategies bilang isang taga-benta ang manggagaling na po sa inyo. Ang galing. So, automated na po yan. Pagdating sa payout, may dashboard po kasi kayong lahat. Lahat ng subscriber or dropshipper, may dashboard po kayo at may pitaka po kayo sa loob ng real-time po yan. Makikita nyo po. Lahat ng orders mapasok, maski natutulog po kayo, pag pumasok ang order, makikita nyo rin po sa dashboard. Pag nag-payout si Lazada, i-upload lang po namin yung statement of account ni Lazada, makikita nyo po kagad may laman na ang pitaka nyo. Okay. Tapos mag-initiate lang po kayo ng withdrawal, then pay-payout na po kami. Pwede ba ako magbigay ng produkto sa bilis benta? Ay, maganda rin po yun. Lalo pag sa mga manufacturer po, pwede nyo po gamitin ang bilis benta para makapagbenta ng produkto nyo. So, pwede nyo ko po kontakin sa website din. Punta kayo doon sa supplier namin, fill-in nyo lang po yung mga forms doon para makontakin po namin kayo, yung team namin ang kukontak po sa inyo. Ito, hindi dahil Prettify siya. Tanong, Patricia Stevens. Ang tanong niya, pwede bang bumili diretso sa bilis benta, retail? Hindi naman siguro, no? Hindi po. So, you should be a dropshipper of bilis benta. Lalo na yung bibili ka ng tingi, ganung presyo, hindi mo mabibili. Kasi wholesale po, hindi na po kami nag-entertain. Kasi pinapitabo namin lahat ng dropshipper po namin. Well, wonderful. Tama. Priority po namin is yung dropshipper po. Wonderful. Okay. Yung mga ibang comments pa rito, basahin na. Well, karamihan ng mga comment, galing na galing sila sa strategy, Sir Chester. Ano po yan? Pinoy po to. Sa atin lang po meron ito. Take advantage of it po, mga kababayan. Oo. So, naka-integrate po to sa Lazada. At next is sa Shopee po. So ngayon available, magiging available yung store mo sa Lazada. Yes, so automatic. Ang tawag namin dyan eh, isang click may Lazada store ka. Wonderful. Oto, magandang tanong ni Juana Maria. Sir Chester, question po, since warehouse po ito, manonotify po ba kami pag out of stock and ang item? And paano po yung gagawin para hindi mabili ng buyer? Yes po. So, magkakaroon po kayo ng Lazada Seller Center. So, Lazada dashboard po. Real-time inventory po siya. So, kung makikita nyo, nababawasan po siya. Real-time po. Kung ilan nabawasan, makikita nyo on lahat ng dropshipper. Makikita nila kung nababawasan yung stocks nila. Ito, tanong ni Jovito Dolorito. Paano po yung mode of payment from bilis benta to dropshipper? Deposit po through your bank. So, doon sa website, ibibigay niyo po lahat ng information niyo about your bank details. May proof din kami hinihingi ito. Para pa nag-payout po kami, diretso po sa banko niyo po. Yung turnaround time ng pagkabili, na-deliver, nagbayad yung bumili, kailan mag-uumpisa yung bilang bago ma-deposit sa bank account ng dropshipper? Okay. Dahil ginagamit po natin ang platform ni Lazada, meron rules si Lazada pag bago kang tindahan. 3 cycles or 3 weeks. Okay? Third cycle, that's the time pinipayout tayo ni Lazada. Once pinayout po ni Lazada ang store nyo, makikita nyo po yan sa loob ng store nyo sa Lazada. Kasi hawak nyo yung store ni Lazada rin po. May control po kayo doon. So makikita nyo po yon. Once na pinayout na po kami, makikita nyo, pinayout na, ina-upload lang po namin yung statement of account ni Lazada sa bilis benta dashboard nyo po para makuha po yung puhunan at yung profit nyo. Yung sistema na po ang maghihiwalay nyo. Pag nahiwalay na po yun, lalabas na po yun doon sa
wallet nyo sa dashboard nyo. Then, mag-initiate na lang po kayo ng withdrawal kung gusto nyo na po i-withdraw lahat ng income nyo doon sa wallet nyo. May siyempre, may kikitain din dapat si Lazada, di ba? Dahil siya nagdala ng marketplace. Ang tubo po ni Lazada is 2.24%. Kakaltas din po natin doon sa produkto yun. Kaya pala yung automated markup mo, tama lang, 100%. No, ito po yan, 300. For example, binenta po natin yung t-shirt na 300 pesos. Pakaltasin yes. na po natin doon yung 2.24% ni Lazada. Sa 300. Sa 300. So yung natira, kakaltasin natin yung puhunan ng produkto at yung margin mo. Pay-out na natin yung margin nyo. So may 2.24% lang po si... Yung cost of delivery po. Yung cost of delivery. Usually po si customer na po ang nagbabayad ng delivery. So carry po ni customer. Pwera lang po pag-offer po kayo ng promotion nyo po na shipping. Kasi sa Lazada may free shipping subsidy. Nag-offer si seller ng 50 pesos, 100 pesos. Pag nakaabot natin ng basket size, mamainasin din na po natin doon sa dashboard. So lalabas po lahat ang ginagawa niyong promotions po. Okay. So promotions, nasa store owner yon. Yes. Kayo po ang gagawa ng magandang pakulo kung anong promotions at maaakit nyo. Kasi conversion po yan eh. Para po kayo maging kakaiba sa mga competitor nyo. So pagandahan ng offer po. Okay. Ito, mabilisan na lang na tanong dahil kakapusin tayo ng oras. Tanong ni Ana Rica Balsamo. May contract ba ito, sir, like 1 year or 2 years na dapat naka-tie up ka? Wala po. Ang contract lang po natin is every month lang. 30 days lang po. 30-day subscription. Kung subscribe ka ngayon, you need to end the 30 days. If the next 30 days you don't want to subscribe, it's up to you. Related dyan, tanong ni Jose Carlos Sevilleno. Sir, good evening. Ano po mangyari if after 1 month, walang pumasok sa store mo? Magbabayad ba ulit ng another subscription? Eh kung gusto mo ito. Usually, what we do is we encourage, before you subscribe, pag-aralan mo paano magbenta sa Lazada. Hindi ibig sabihin, nagkaroon ka ng Lazada store, makakabenta ka kagad. At marami, mababawi mo yung subscription mo. Kailangan mo pag-aralan paano maging marketer. Paano ka magbibring ng traffic sa store mo. Pangalawa is, paano mo i-convert yung mga traffic para bumili. So, yun ang mga strategies na kailangan yung pag-aralan. Para alam mo, Sir Chester, meron pa tayong mga napag-usapan na pwede nilang pagkakitaan. Pauna ko na agad, yung affiliate marketing ba yun? Yung affiliate link? Pwede bang isubo kita at put you on the hot seat sa susunod na episode natin? Yun naman ang pag-usapan din natin. Yung affiliate link ba yun o affiliate marketing? Yes. So, affiliate link, isang topic na naman po yan at pwede nyo po i-maximize po sa mga gustong pumasok sa e-commerce po. Okay. Sir Chester, your last word bago ko ibigay yung fifth keywords natin, panglimang keyword natin para sa programa. The virtual floor is yours, Sir Chester C. Gusto ko po encourage lahat ng nanonood at manonood at i-replay ito. Ang dropshipping is here in the Philippines already. Take advantage of it. Here in the Philippines, naka-integrated po tayo sa Lazada. Now, it's up to you, okay? It's a very low capital, low risk, less hassle. Less hassle ang business model nito. Kung ikaw nagdadala ng isip pumasok sa e-commerce, this is the fastest, simplest, and the lowest entry point to do e-commerce here in the Philippines. At hindi lang kailangan na nasa Pilipinas, maski nasa labas ka, OFW ka, nasa abroad ka, you can do this business. Because it's e-commerce. Very, very good. Very, very good. Thank you, Sir Chester C. of PlaceBenta.com. Sir Chester, sa susunod, pag-usapan pa natin na mas malawak. Biting na biting sila eh. See you again next time, Sir Chester C. Thank you. Thank you. Ito po, si Armand Benko. Saan kayo? Sa Peaceabilities here in CBRC.tv na dinadala sa inyo ng Rehab, Real Estate Hub, where real estate business takes place. Check their website, www.realestatehub.com.ph or www.myhometown.ph. Kita-kita hanggang sa susunod na Lunes. Bye!